channel, and for today's video, since magpapasukan na naman, pag-uusapan natin yung tungkol sa mga school supplies na pinabili ko. Medyo late na yung pag-haul ko, pero siguro naman may mga estudyante pa rin na sa August pa yung pasukan. Yung sa amin kasi sa July 8 na. Since mag-first year college na po ako, hindi ko pa po alam ano yung mga kailangan kong bilhin. Simulan natin sa binder. At ito po yung napili kong binder. Ayan. At ang isa nito ay 184.75 pesos. Dati po kasi hindi po ako mahilig gumamit ng binder. Notebook lang po yung ginagamit ko. Pero nung natry ko po yung binder, maganda naman po pala kasi isahan na lang yung pagdala. At para hindi pa kalat-kalat yung mga notes mo. Next naman po is itong yellow paper. Ayan, ito po yung napili kong yellow paper. So, ang isa po nito ay 135.75 pesos. So, meron na po siyang tatlong pad. At, at bawat pad naman ay may 80 leaves po. Bumili na po ako ng maraming yellow paper kasi po, wala pa pong March, or kaya hindi pa po nagtatapos yung klase, nagkakaubusan na po ng papel kasi sa dami siguro ng mga assignments, activities, quizzes, at saka kung ano-ano pa man yan. Simula po kasi nung nag-senior high school ako, yellow paper na po yung ginagamit namin. So, next naman po is index card po. Bumili po ako ng iba't ibang sizes at saka iba't ibang kulay ng index card. So, una po ito. Best Buy po yung tatang. At 3x5 naman po yung size niya. At yung price naman is 15 pesos. At saka 15 pieces na po siya. Marami na. Next naman po, Best Buy po yung tatang niya. Ganun pa din. At 4x6 po yung size niya. 25 pieces na po. At saka yung price naman ito is 10 pesos. Next naman, ganun din po, Best Buy, index card pa rin. Tapos, 5x8 po yung size, 25 pieces po, at saka, yung price naman is 15 pesos. At saka, ito naman yung may iba't ibang kulay. Ayan. Ganun din po yung tatak, Best Buy. 100 pieces na po siya, at saka 5x8 po yung size. Tsaka, yung price mo nito is 79.75 pesos. Importante din kasi itong index card eh. Lalo na kapag first day. Nung senior high school kasi ako, first day pa lang, nagpapapasa na yung teacher namin ng index card. At saka, with one by one picture dito sa gilid. Tapos, susulat mo yung name mo. At saka, ano-ano ba yan. At saka, pwede mo rin itong magamit kapag nagre-report ka. At isusulat mo dito yung mga sasabihin mo para hindi mo makalimutan. Tsaka bumili ako ng ballpen. Ayan. Dalawang ballpen na yung binili ko. Para kung sakaling maubos yung isa agad, meron pa akong extra ballpen. Magkaiba nga lang yung tatak ng dalawa. Yung isa kasi, may gel 0.5. Tapos yung isa naman, may gel 0.7. Tapos, pareho lang naman sila ng kulay, pareho lang naman kulay black. At saka, pareho lang din naman yung price nila. Yung price nito ay 23.75 pesos. Next naman is correction tape. Yung price nito is 67.75 pesos. Ayan po. So, kailangan ko to kasi kapag halimbawa nagkamali ako sa pagsulat. And then, gusto ko walang masyadong bura-bura yung papel ko. Hindi, meron akong correction tape, tapos tatakpan na lang yung mali. And then, hindi na ako uulit at magsusulat na naman ang panibago sa isang papel. Next naman is pencil. Ayan po. At yung isa nito is 24.75 pesos. At 3 pieces na po siya niyan. At Mongol 2 po siya.
Baka sakali kasing magpa-drawing kami, kaya bumili na lang ako ng lapis. At syempre, bumili na din ako ng pantasar. At ang isa nito ay 33 pesos. At yung tatak naman ito is stop below exam grade. Next naman po itong ruler. At yung isa nito is 22 pesos. Baka sakaling kailanganin ko po kaya pinili ko na lang. At saka, next naman po is graphing paper. Ayan po. Ganun din po, baka marami po akong subject na math kaya pinili ko na rin po yung graphing paper. Ang price po nito ay 21.75 pesos. At saka, meron na po siyang 20 sheets. Yung mga pinamili ko. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up. And for videos, please subscribe and click the bell if you want to get notified. Suggestions for my next video or song request, just comment down below. Thank you for watching, guys, and see you on my next video. Bye-bye!